Ayan yung injection sa akin, no? Pinapainit andito sa loob ng kumot. Saka, ayan. Ayan, oh. Ayan yung pinag-anuhan ng lab draw ko. Ayan yung dalawang ice hot box na nilagay sa spot na pinag-injectionan sa akin. Ang sakit kasi ngayon. Nakatulong naman yan na mawala ng konti yung sakit. Mamaya, mamasahin na ni Kevin. To go! Aga namin gumising kasi check up ko nga ngayon Monday. So, this is Kevin. Namiss nyo na ba siya? So, here is Kevin! Kamusta na po kayo? They miss you. Miss you too. Yeah, I told them that you are busy working. Yes, I'm busy working trying to take care of this wonderful, beautiful woman. Aww. And make sure she has what she needs. So, but I'm here. Always there to be that rock of Gibraltar for her. Thank you, my love. Shout out my poop. Shout out my poop. So, ayun, nagpe-prepare kami. Paalis na kami ngayon. Papunta sa aming hospital. Kasi ang appointment ko ay 7:30 ng umaga. So, what time is it? 6:35 ang aga namin gumising. Ako wala pang 5, gising na ako. Pag ganitong check-up, nakaka-nervous. Nakakakaba pa rin. Siyempre, hindi mo alam kung ayos ba. So, kahit na nakikita nyo ako na masigla, masaya. Pag time ng check-up ko, yun, kinakabahan ako. At, dun sa aking vlog na ginagawa, gusto kong ipakita sa inyo na pag nasa bahay ako, gusto kong kalimutan, pansamantala na ako ay may sakit. Naalala ko lang na may sakit ako pag panahon na ng aking check-up. So, katulad ngayon. So, ang sabi dun sa schedule ko, matatapos kami mga 10:30. Ewan ko lang. Kasi, papatingnan ko yung ano eh. Kasi yung sugat ko, sumasariwa siya. Tatanong ko kung baka dahil dun sa gamot ko. Tapos, gusto ko kasing matuyo siya. Diba sabi ko sa inyo natuyo siya. Pero parang nananariwa uli siya ngayon eh. So, kailangan ko. Baka i-request ng aking oncologist na magbisita ako ngayon sa aking wound care doctor. Kasi meron kami dong ganun eh. Yung doctor para sa mga sugat. Meron dong pain management. Radiologist, eto nga, wound care doctor, naturopathy. So, kaya ako gusto yung hospital na yun. Marami silang mga options na ibibigay sa'yo. So, pag hindi busy ang schedule ng wound care doctor, baka magbisita ako sa kanya ngayon. Kasi gusto kong ano eh, gusto ko ipakita. Bakit sumasariwa siya. Kahit ano yung gawin ko, kahit na nag-iingat ako sa pagkain, pinapahiran ko ng oil, yung ozone oil, sariwa pa rin siya. Baka epekto nung gamot. So, malalaman ko yon mamaya. So, i-update namin kayo. Talk to you later! Kinakabahan na naman ako. Ang dilim pa sa labas. Kaya dito na ako nag-vlog. Talk to you later. I don't know what he would do because I didn't write anything. Hey everyone, unfortunately, this is what my sweetheart has to go through. She had to have 3 needles put in her buttocks, so you can see the results of the discomfort. We're done! We're on the road heading home. Ang sakit ng ginawa sa akin. Nakita nyo yung kanina yung ano? Yung band-aid na may blood. Ang mga karayom na ginagamit sa akin, ano eh?
malalaki, tapos mga makakapal. Ang sakit! Tuloy natin kasi may tumawag sa kanya kanina. Yung aking injection ngayong araw na to, ang sakit ng mga spot na pinag-injectionan. Meron ngang heating pad na nilagay doon. Kasi ang sakit! Tapos, yung aking Faslodex every month yun eh. Yung Lupron ko, every 3 months dapat yun. Kaya lang, every month na nila gagawin kasi out of stock daw yung vial na every 3 months. So, every month i-inject sa akin yun. Yung Lupron ko, to stop my period para, ayun nga, hindi ako mag-ovulate at para walang makain yung cancer cells. Nadidistract ako ang ganda ng kulay ng mga dahon. Ang aking laboratory ngayong araw na to, kinunan ako ng laboratory kanina eh. Ayan o. Yun ang unang-unang ginawa sa akin kanina. Ayan. So, tinignan yung aking lahat, yung complete blood count, lahat normal, pati yung glucose ko, yung sinasabi ko na yung sugat ko nananariwa, bakit ganun, baka naapektuhan na yung aking diabetes kasi meron kaming history. Sabi ng aking oncologist, wala naman daw siyang nakitang problema. So sabi niya, I don't need nothing to worry kasi hindi naman sumasakit yung sugat. So next month, I will have my bone scan and CT scan next month. So, malalaman kung bakit daw sumasariwa yun. Kasi, sumasariwa siya. Tapos, titignan ko rin. Kaya, siguro din siya sumasariwa kasi nga hindi ako tibaga anong nakakapag-juice. So, next month, bago ako mag-undergo ng bone scan tsaka CT scan, that pipilitin, sisikapin kung makapag-juice madalas. Kasi nga, dito nga nung meron kaming pinuntahang juice, clean juice, tapos umorder ako ng carrots juice. Carrots, orange, lemon. Medyo sumakit yung tainga ko. Sabi ko sa inyo, nagre-react yung aking allergy pagka ganun, lalo na pag malamig. So, itatry ko na ibalik yung aking juice. Baka dahil, sigurado ko dahil sa hindi ko pag-juice madalas, kaya nanariwa yung sugat ko. Pero, alam nyo ba, kapag ang sugat ay nananariwa, hindi dugo yung lumalabas sa akin eh. Parang nana. Pero walang amoy. Nangangamoy lang siya pag kumakain ako ng kasi minsan nagki-cravings ako eh sa salmon chicken. Ganyan. Minsan, pag nakakain talaga ako nun, chicken or rice, nako, nangangamoy siya, hindi maganda yung amoy. So, ayun ang aking naranasan ngayong araw na to. Ang sakit. May heat pad nga eh. Pero nakatulong yung heat pad na nilagay nila sa akin. Sa spot kung saan ako in-injectionan. Awang-awa nga to kanina eh. Kasi ang lalaki ng karayom tsaka ang tatabang ginamit. So, nagpapasalamat ako dun sa mga nagpe-pray para sa akin, nag-encourage. At tsaka dun sa mga nakaka-appreciate ng aking pagbablog. Maraming salamat sa inyo. Hindi ako gano'n nakapag- video sa loob ng hospital kanina kasi ang daming pasyente. Pag Monday talaga, Monday, Tuesday, ang daming. Full pack yung medyo na late nga kami kasi ang daming pasyente at saka merong problema daw yung kanilang internet. Parang yung computer nila may nagkakaroon ng problema kaya medyo na delayed kami. Habang naghihintay nga kami kanina sa loob ng doctor's office. Nakaka-nervous, no? Kasi, syempre, ang tagal! Parang mga 40 minutes yata kami naghintay doon kasi inaayos nga yung computer. Kaya, nakaka-nervous talaga. Kahit na every month na ginagawa sa akin itong check-up na to, nakaka-nervous. Pagka gantong buwan na ka ng lab draw, tapos kausapin mo yung doctor, iintayin mo yung resulta, nakaka-nervous. So, maraming salamat po dun sa mga patuloy na nagsusubscribe sa channel ko, sa patuloy na mga nanonood, nakaka-encourage,
gusto ninyong ma-update palagi pag meron akong tina-download. Kasi as much as possible, pag maganda yung pakiramdam ko, gusto kong nagda-download ng mga videos para maipakita ko sa inyo kung ano yung sinisikap kong gawin kahit na may sakit ako. Sinisikap ko na huwag isipin na may sakit ako, kaya madalas ako nagda-download ng videos. So, pauwi na kami. Thank you so much. Maraming salamat sa mga suporta ninyo, sa mga dun sa mga nag-subscribe na sa akin, at dun sa mga patuloy na nag-subscribe. Kung wala kayo, wala din ako dito. So, na-encourage ako na mag-upload pa ng mga videos dahil sa inyo. So, thank you for watching. Till my next vlog. Love namin kayo lahat. Say bye-bye, Kevin! Paalam, ingat! Yeah, he's busy driving. Thank you so much!